Hey yo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa po mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis. At kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon, ay naway patnubayan po sana kayo ng lumika ng maayos at mga katawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis, no? So for today's reaction video mga kalingap at kabagis, ang gagawin lang po natin ng reaction at magbibigyan na rin po tayo ng sarili nating opinion ay ito nga pong mas awaited or mas anticipated pong inaabangan nating ribbon cutting ng bahay ni Robelin. Panoorin po natin mamaya yung mga ganap, yung mga highlights po. Pagkatapos naman po na isang napakaising intro. Jubilito TV Official. Hey yo, what's up mga kabagis and kalingap? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Sa isang lugar sa ibayang bansa, meron tayong kasangga na tumutulong din sa kapo na sa puso ang pagtulong, itatama ang mali. OFW'ng bayani na hindi pa uhuli, saan ka man sa mundo, kakampi natin siya. Kasama ang mga maaasahang grupo niya, makabagong bayani sa team Koos, kabahagi katuwang ng team Kalingap sa pagtulong sa mahirap. At ayun na mga Kalingap at Kabagis, no, on the previous video upload nga po na ginawa ni Kalingap Rab ay ito na po, nangyari na ang dapat na inaasahan natin noon pa. At medyo nagkaroon lang po ng delay, syempre po may mga iba pa pong mga inaasikaso po ang mag-amang matubang. Pero ito na po mga Kalingap at Kabagis, natupad na po ang ribbon cutting ng bahay ni Robelin. Kung iisipin or i-reminis po natin yung mga flashback nitong istorya po ni Robelin ay talaga nga naman po maaantig ang ating puso. At first, pasalamatan natin itong si Mr. Benty Boy, dahil kung hindi po kay Mr. Benty Boy, mga Kalingap at Kabagis, ay hindi po matutuklasan itong si Robelin. Kaya nga po, isa talaga sa mga asset na masasabi ko itong si Mr. Benty Boy kay Kalingap Rab, dahil nga po sa pag-i-scout niya talaga nga naman pong marami siyang nahanapang talagang karapat dapat pong tulungan diyan po sa lugar nila, sa hindi lamang po sa Dait, sa buong Camarines sa Norte na rin po. Dahil nga po itong si Kalingap Rab, maybe during his free time or pag nabigyan po ng pagkakataon ay talaga pong naghahanap din po siya ng matutulungan. At kung meron po siyang nahanapan, ay inire-refer niya nga po kay Kalingap Rab. At ito na nga mga Kalingap at Kabagis, no, na natagpuan itong si Robelin at nabigyan po ng agarang aksyon ang kanyang kondisyon, na kung saan ang first task po noon ni Kalingap Rab, mga Kalingap at Kabagis, ay ayusin po yung bahay ni Robelin. Bakit po napaka-importanting ayusin ang bahay ni Robelin, mga Kalingap at Kabagis? Unang-una po sa lahat, mga Kalingap at Kabagis, ay meron na pong pinagdadaan ng psychological itong si Robelin. At kung ang environment mo po ay talagang hindi naman po pleasant or hindi po kaaya-aya sa iyong paningin, ay makakadagdag lamang po ito sa iyong depression. Kaya nga po ang unang naging task ni Kalingap Rab ay ipaayos ito nga pong bahay ni Robelin, na kung saan mga Kalingap at Kabagis ay talagang napakabilis po ng naging improvement. Dahil sa first video na ginawa nga po ni Kalingap Rab ay talagang makikita po nating kalunos-lunos po yung environment ni Robelin, na kung saan doon na rin po siya dumudumi, doon na rin po siya umiihi sa loob mismo ng kanyang bahay. At talagang napaka kwan niya nung time na yon, parang sabihin na nating napakailap po ni Robelin nung time na yon. Pero sa araw-araw na panunuyo ng ginawa ng staff ni Kalingap Rab at ni Kalingap Rab na rin mismo, mga Kalingap at Kabagis, ay nagbago po yung paningin ni Robelin sa environment niya and at the same time sa kanyang mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula na po siyang makipag-interact, makipag-usap sa mga gumagawa po noon kila Super Mac at si Super Andoy sa bahay niya, at dun po na-develop yung parang pinaka-social ano ba matatawag yun mga Kalingap? Yung pakikitungo, ayun. Yung muli niya pong pakikitungo sa mga tao. At ang naging second task nga po ni Kalingap Rab, mga Kalingap at Kabagis, ay yung ipa-appointment or kumuha po ng appointment sa isang espesyalista, sa isang psychiatrist, upang mapatignan muli kung ano yung kondisyon ni Robelin at ano yung mga karampatang gamot na pwede niya pong inumin. At medyo natagalan po ito, mga Kalingap at Kabagis, dahil nga po ang unang naging consultation po noon ay online po. At kahit medyo naging delay po, mga Kalingap at Kabagis, ay natuloy naman po. At base nga po sa naging pagbasa or pag-analisa ng
psychiatrist kay Rubilin ay talagang rampong meron siyang mentally ill disease, ika nga mga Kalingap at Kabagis, no? At ang nakakatuwa po dito ay naresetahan po siya ng gamot. Pero ang naging sumunod na task ni Kalingap Rab ay yung pagpapainom po, dahil nga po ay nung una ay nagkaroon po sila ng pahirapan sa pagpapainom ng gamot. Pero maraming salamat na rin po sa tiyahin ni Rubilin, dahil na-manage naman po nilang magawaan ng paraan upang may administered yung gamot na kailangang inumin po ni Rubilin. At good thing about this one, mga Kalingap at Kabagis, yung persistent po ng tiyahin ni Rubilin ay talagang nandoon. Yung persistent po ng staff ni Kalingap Rab ay nandoon para po talaga mapainom yung gamot sa kanya. Well, sa ngayon, mga Kalingap at Kabagis, nagkakaroon na po ng improvement si Rubilin, pakonti-konti, hindi man po talagang biglaan, pero pasasaan ba't, mga Kalingap at Kabagis, ay aabot din naman po tayo sa ating mithiin or sa ating goal na gumaling nga po itong si Rubilin. At ngayon, kagaya nga rin po, mga Kalingap at Kabagis, natapos na rin po ang ribbon cutting kahapon po. At masaya na po ang lahat, dahil nga po isa na naman pong individual na nangailangan ng tulong ng Kalingap ang na-aksyonan at natugunan po ng mag-amang matubang. Tara po, mga Kalingap at Kabagis, ang haba ng aking sinabi. Panoorin po natin yung mga video clippings sa naging ribbon cutting po ng bahay ni Rubilin. Narito po yun. Basta po, ribbon cutting po ngayon dito, ha. Ribbon cutting dito. Kuya Bal. Kuya Jason, ikaw na muna ang ma-proxy. Total nakapink ka naman. Uh-oh. Pagtulog si Rubilin, ikaw na muna. Saka yung mapunta, para kali. Mga VIP, ayun na po ang VIP. Upo ka lang dyan, ay. Andito po para ikaw yung Kalingap. Tiyahin ka po, tiyahin. Para i-turn over itong bahay po na pinagawa ni Kalingap Prad ng Team Kalingap. Bahay ni Rubilin. Yun. Team Kalingap, dance. Thank you po. Siyempre, unang-una sa Panginoon, dahil nakatulong tayo sa pamamagitan po ng ating channel, sa pamamagitan ng YouTube, nakatulong tayo. I-share natin yung blessings na pinagkaloob niya sa atin. Walang iba. Sige, isa, dalawa, tatlo, gupit. Ayan, pasok na, pasok. May, pasok ka na sa loob. At ayun na, mga Kalingap at Kabagis, no? Just comment down below po kung ano pong inyong masasabi sa naging kaganapan o sa naging highlights po ng ribbon cutting ng bahay ni Rubilin. At ayun na, mga Kalingap at Kabagis, muli maraming salamat, dahil lang sa dulo po ng ating reaction video ngayon ay nasamahan niyo po si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Atena Vlogs. Ayan po, subscribe nyo na po ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official, ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace! God bless po! Bye-bye! Santos Matubang.